diretso ako. Kaso malaking maintenance nito, no? Oo. Andito pa rin tayo sa CBM Farm at this time, andito na tayo sa ranch. So makikita natin yung mga baka nila. Welcome po sa mga baby cats namin. Hello. Si, this is Jaime, supervisor po dito sa ranch. Hello. So, si Direk for agribusiness. Sige ma'am, i-ano natin. Kwentuhan tayo. Welcome po ulit sa ranch, CBM Ranch. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Sila po ay mga Ingliserong Ilonggo. Okay. Ay, Ilonggo. Puro to babae? Babae. Babae, ayan. So, since sila ay mga imported from Australia, yung nanay, lahat to anak ni Batch 17. So, imported po yung mga nanay nila. Sila ay mga island-born na considered kasi dito pinanganak. Ay! Ikaw naman! Huwag mong patiliin sa camera. Sanay silang ano, sanay sila sa tao kasi may nagkaka-feeding pag gusto ng mga bata. Pinapadede sila ng sarili nilang gatas ng kanilang mommy. Tapos, ayan, kaya ang ano nila, ang aamo. Tapos, kaso po, sobrang ano din nila, baby talaga. Mm-mm. Parang nadulas, naumpog, na parang tao, alagaan. Mm-mm. Ganon din kasi yung reproductive cycle nila eh. So, ito ano siya? Mga... Opo, sila yung mga babies. Ano to? Less than 3 months ba yan? Mm. Less than 3 months, we call them weanling pa. Or hindi, newborn. Ito ang weanling. So, pag more than 3 months na, weanling na, magwi-wean pa lang kasi. Tapos, pa graduate sa yearling. Mm. May yearling ka dyan, wala na. Yung isang taon na? Ito na siya. So, weanling to, ito po, yearling. Pag nag-birthday na, yearling na siya. Marunong na ako dati. Baby cow girl. Mm-hmm. Baby cow boy. Tapos, yun po. Pagka-imported, mataas talaga yung value. Pero pag anak na ng imported, kahit imported breed pa siya, mas mababa na yung value kasi wala ng duties and taxes. Mm-hmm. So, yung pagdating sa fair market value nila, mas ano na po, mas nakakapagkaman ng price yung mismong unit na in-import natin. So, ngayon, we have 78 dairy calves. Dairy cow, lahat na po. Yung mga nanay kasi nila, nandun yung may shower. Shower ka, tsaka ano. Dito po kasi, pang baby, parang nursery nila, stage. Doon sa kabila naman yung mga mom. Hapon na tayo na gano'n. Malinis siya kanina. Ngayon nahiya ako, mukha siyang farm. Ibig sabihin, ukunin yung gatas? Ay, hindi po. Ano nakuha po siya? Na. Sa feeding bottle na po. Nasa feeding. Kasi hindi po, untouched by human hands yung ano, yung other ang tawag natin sa, yung portion ng ano, ng dede ng cow. So, pag ako nagbabragging right sa ibang business unit, this is the other side of business. Opo, kasi ang iba naming business units, iba-ibang industry din. So, ito talaga yung kakaiba. Ito talaga yung sobrang labor intensive. Mechanized pa po itong lagay na to. Naka-feeder truck pa sila. Ito. Hindi lang natin inabot, opo. Kaya, ano, galit pa ako. May ano lang. And it's not a farm pag hindi amoy farm. Yun lang talaga yun. Wala mo pala, ano po pala ito, months pa lang, hindi at ganyan na kami. Tingnan pwede natin mas gilip din yung kabila. Okay, sige let's po. Go. Ito yung building 1 pa lang. Mas ano po siya, pagka fattening, makita mo talaga ang tikas nila kasi palakihan eh. Mm-hmm. Patangkaran, simbra ang gamit namin pagka fattening. Mm-mm. Pero pagka ano dairy. Pagka dairy, jersey maliliit pero magatas. Mm-mm. 30 liters kasi yan, 30 to 40. Pag pure Holstein, 30. Nagsa-start tayo sa 17, 20. Mataas siya gumatas. Industry-wide dito, mataas pa yung ano dito eh. Kasi parang mas napapamper mo pala yung baka, mas mataas ang yield niya. Dito yung may... Ito yung mga nanay.
Opo. Ito yung mga nanay nila. Hindi rin siya ganun ka... Si ano po kasi hindi ganun kataas si Jersey. Pag tiningnan mo, kumbaga pag sanay ka sa fattening, parang feeling mo, maliliit sila. Hindi, malaki tong pure Holstein. Pero pagka crossbreed ng Holstein at Jersey, ito yung mga brown. Or ano, minsan dominant yung Holstein. Yan pong, ganun mismo, so parang selecta mo. Mm-mm. Ito po bagong panganak, ganyan na kalalaki, mga kahapon pa lang yan or kanina. Buhay na sila, I mean, tumatayo na sila agad. Mm-mm. Kaya ganyan sir ka-intensive ang maintenance ng farm. So if you really were asking me kanina, di ba, doon sa main upkeep niya, mm-mm, it is not a joke. Average feed cost nito pag bumibili ka ng feeds na sa 200, 180 to 200, pinakamura pa yan. Sa ano pa? Ilan po tao dito sa farm? Sa ranch? Sa ranch, 6 ang cowboys. May ano kasi, may... yan si supervisor, tapos dito, cowboy, may sa stock room nila, meron ding taga-milk. Mm-hmm. Meron taga, yun, taga-fees, operational eh. So, carry naman. Kaya marami o konti, kaya nito mag-house ng 5,000 yung buong ito, pagka-fattening. Pag-fattening? Yeah, sa kanin. Dairy din naman, ano, yung, kasi pag dairy kami, cut and carry kasi yung bunker silo natin, mm-hmm, kaya ng 3.5 million kilos eh, at any given time. Kaya ano, kaya yung talagang nag, ano naman sa amin dyan, burden before is, paano masustain yung mga farmer, lalo ng pandemic. Nung, during pandemic kasi, puro pa to fattening, punong-puno talaga siya. 1,000 plus ang so, laman. So, late lang kayo nag-convert to dairy? Opo, kasi ano, eh 2020 nga, pero may ano pa kami noon, may mga fattening pa. Mm-hmm. Intro pa lang yung dairy. Nag-start kami parang 65 heads lang. Hindi nga kami masyadong nagtataas eh. Kasi iba din yung maintenance, pero daily income din kasi siya. Pag dairy talaga, mm-hmm, may daily opportunity ka, lalo kung magpo-process ka. Mm-hmm. At milk bar, remember milk bar? Glorified ice candy. Pero yun po, yung milk bar kasi, I had this burden minsan na nasa birthday yata ni Goff, may trade fair. Mm. So kami nakikisama doon, nakishare kami doon sa booth. Mm-mm. Tapos may nanghingi ng gatas. Ito, ano, pang... Tapos parang may ano po akong, if yung mga nanay ng mga batang to, yung, I think I had 5 to 10 street children na lumapit. Mm. Tapos sabi ko, sabigyan ng pera, binigyan namin ng milk bar. Mm. Tapos I had the impression na if we can come up with a product na affordable yung nutrition, optimum ang nutrition and yet in affordable portion, malaking tulong siya. Parang in our own little way, we can make our world a better place. I know it may sound cliche, okay? Nasa corporate world na tayo, pero kami talaga laging ganun. Mm-mm. For a purpose, laging what is your why? Mm-mm. Sa iyong pag-work. Kaya tingnan natin yung nagpapadede sa ma'am. Kaya ganyan. Tsaka hindi, ang cute nilang ipet. Mm-hmm. Hindi po kasi sila nangangagat. Mm-hmm. Pero oo, di ba? Passion project always. Ang ano. Kasi may pumupunta dito mga Bombay. Nakikiusap na. Milk. Talaga nakikiusap sila raw milk. Ati, ati. Ati, bili gatas, bili gatas. Sabi ko gusto ko dibili. Sanay talaga silang ano. Yan talaga gusto nila, sir. Tapos ano talaga pasteurized pang gusto nila. Opo, yung mismong raw. Raw talaga. Nakikiusap talaga silang pagbigyan. Pagka ano kaya minsan di namin matanggihan kahit kinukulang yung gatas kasi sa kanila parang sinadya pa nila, sobrang holy sa kanila nung anong 'yon. Eh, di ba? Yan po mga taga Marikina, Taytay daw. Pumunta talaga dito, may dala yung galon ng mineral water mo. Yun. Punta natin siya, nagre-ready na siya. Nagre-ready na po. Let's go. Ilan gagatasan mo? 30? 1-3? 1. Konti lang yan? Konti lang. Kamasin eh, apat-apat na dede na kakabi. Ay, ano. Yun, tignan mo King. Tignan mo ano kasi bukas-bukas lang yan ang gate. Dati yung iba. Ayan ah. Gustong-gusto ko tong working coral na to eh.
ano po ito, global standard. Yung sabi ko naging global standard tuloy kasi si Canada ang nagsabi sa amin ng mga anong to. Ayan o, yung mga gate. Ganyan-ganyan lang. Oo po. Ano lang siya? Yan naman yung open niya. Opo, nasi shift lang para kung saan sila pupunta, ma-enclose mo agad. Tapos ang baka, pag may nag-start na isa, sunuran na lahat. Parang sheep. Why nag-convert kayo into dairy? Ano po? Unang-una, yung fattening kasi, at that time, di ba nag-pandemic? Mahirap mag... Mailabas. Hindi kami makapag-ship from Jensen, Mindanao, papunta rito. So we had to look for other sources. Ang pinakamalapit, Batangas or Pangasinan, mas mahal pa sa benta namin. So hindi talaga siya, hindi namin siya kakayanin. Magkano lang life namin, bigay yata namin at that time, 125, 132. Sinong clients ninyo? Dati, sina round table, sina... Yung iba po pa slaughterhouse. Yung iba parang sino ba yung dati namin? Hernandez, saka ako ba? Mga apelyido lang po kasi familiar ko. Sales report lang inaalala ko. Go! Hi! Lalaki? Apo. Tsaka sila? Nagmi-milk po sila 300 days a year. Wow. So nagbuntis, parang pahinga lang sila ng 2 months eh. Tapos gatas na naman. Napo, pagkapanganak, 2 weeks lang yung colostrum. Tapos yun na minimilk ng pang-commercial. Kaya maganda siyang very lucrative siya na source of income. Ibig mo sabihin ng fattening kayo, bumibili kayo pa-process ng baka, namin. Tapos patatabain nyo, and yes, then ibibenta. Apo, mga 350 kilos to 400, tapos patatabain namin ng mga 500 kilos, bibenta then namin. Ibibenta. We were after so, average daily gain. Yung mga source ninyo, hindi pwede sa Jensen. Apo, so, tapos yung binibreed namin dito, nabenta lahat, ganun yung demand ng pandemic, sobra sa karne. Naubos na, kayo. Nag-depopulate ng kusa. ganun siya kaano. May naka-quarantine kami nung NDA cows. Ito kumang kasamahan nito. 1,000 plus. At na-quarantine yung kina-quarantine naming baka dahil nag-ECQ. So, ang tagal nung stay nila dito. And we had to take measures kasi yung corn, baka maubos. Hindi mo naman ito pwede Jollibee. 30 kilos per day yan eh. Kaya po. Galing, no? Apo. So, kinukulong mo siya ng kusa. Sa shoot. Pupunta siya sa timbangan niya daw. Pati yung tubig na yan, sir, ano yan eh. May mga certificate of potability. Talaga? Oo eh. Ang aming testing na mga yan? Dapat laging food grade. We cannot take chances. Gatas yan eh. Pagkain. Kaya din ayaw namin ng kamay ang pang ano. Kasi yung pag hindi marunong ang nagawa, pag bago lang, nai-infect pa, magkakamastitis pag mali ang pisil niya. So at least yung machine, tamang pressure, tamang duration. Maano siya. Pero ganyan sila kadosile, nakakatawa sila, ganyan sila kababa. Alam na nila, nagagatasan sila. Opo, lalo pag may music. Kaya nga nagugulat sila na pag sinasabi ko may purpose yan, minsan nga nakamusart pa kami. Social? Oo. Depende sa sa mood ng baka. Pagka MM sila, mga nagsisente din, dapat drama-drama rin. Joke lang. Pero din napansin namin pag may music, mas okay, mas so going back mom doon sa sa naubos ang fattener ninyo nung pandemic. Yes, sir. Nag-try kayong bumili from Jensen, hindi available. Oh, kasi yung interport, yung pag... Kasi yung lockdown. Yung tatawid dagat, hindi talaga nun hindi maging feasible eh. So, yung mga available dito, dito kami tatry. Mas mahal pa sa benta namin. Parang, ang namin nun, pinakamahal namin nun, 133, 135 per kilo sa live weight. Ang bentahan ng Pangasinan, 147 eh. Bibilin pa lang namin eh, ipoprocess pa namin.
Eh, pagka fattening, relying ka sa average daily gain na weight. Oo. Pagka Brahman, 600 to 800 grams lang yan per day. Nare-reach namin yun, lahat ng nasa libro, nakukuha namin, ano kami sa nutrition, nakukuha namin siya. Pero, pagdating dun sa, ano kasi ang baka eh, nadulas na umpog. Anong tawag nun? Yung parang dali niya magkasakit, nandali niyang prone siya lapit sa tayo, accident. Lapit tayo, ma'am, doon, makiisyoso tayo. Sige po. Kaya, pero po kami ang business plan ko noon, really, was to go to importation. Talaga, ikaw talaga ang nagdi-decision lang ito, ma'am? Hindi na. Hindi, ako lang po taga-endorse. Ala, grabe siya. Hindi ba? Sa office po kasi ako ng founder nito. Pero I had that business plan kasi tuwan-tuwa ako dun sa study na, ikaw ba naman masalubong mo, excited sa yung US mag-export? Siyempre, hindi ako papayag. Maganda siya. Kaya dito tayo para makita natin yung action. Madulas lang po ha, kasi yung tubig. So ngayon, hinugasan niya kanina, ma'am. And then ngayon, pinupunasan niya. Yes, sir. Para malinis yung mga, yung udder ng baka. Bago siya, yung buong section. Udder is the section mismo. Milking section. Yung apat na nipples niya. Saka sinicheck niya kasi yan kung may infection, may... Yung nipple. Apo, yung bawat nipple. Sinicheck niya kung yung abnormal ba yung size. Mastitis ba usually, Jaime, yung ano mo? Anong iba pang pwedeng infection na nakita mo dyan? Yan lang talaga. Yan na. Ha? Okay, yan siya. Mapupunta siya dyan sa bucket. Ayan na, tinitest. Tatapon muna yung iba para sure na malinis. Tingnan mo, bilis oh. Ang isang baka, pag bagong panganak, mga 17, 15 liters. Apo, so kung umaga, mga 8 liters, ngayon, konti na lang. Madalas sa umaga, malakas, no? Sa hapon ito, yung mga maghapon niya lang na produce. Matagal na sila. Pa-dry na ba sila? Yun. Kasi nga 300, 10 months kasi siya naggagatas. King? Pakita mo yung milk. Pero ano po yan for uniformity and hygiene? Para, kasi ang gata sobrang, mag 45 degrees lang yan, prone na yan sa ano. Kung kahit na pasteurize na. Pag hindi maingat ang handling. Kaya if you notice, ang selling ng gatas wala sa sugbahan. Isang area lang para controlled yung environment at yung handling. Saka po to after dito, may pagdating pa lang sa process, hardcore testing, mag-alcohol test pa sila. Ganon, physical testing, pH. Okay, so kaya nyo naisip ano ang transition niyo? May mga challenges ba kayo dun sa... Saan from ba? Transition from fattening to dairy? Hindi. Meron po talaga kasi bagong anggulo to eh. Sa fattening, pakain ka lang ng pakain. Dito, malingat ka. Halimbawa, pinag-grazing namin. Pagka nakakain niya nung parang basa-basa. Yung may hamog, basa yung grass. Nagbo-bloat, prone sa bloating. Pwedeng mag-cause kasi yan ng mortality. Tapos, yun namang, nung bago naman pong nagagatas yung unang dalawang heads namin, pag sobrang taas ng gatas, at di mo na-sustain, napunta din lahat ng nutrition sa gatas, yung nanay biglang nagbumabag sa katawan. Pero blessed kasi kami na si National Dairy Authority. Monitored kami, assisted kami. So, may mga technician, may mga vet. So, maliban dun sa in-house ng CVM, meron pang
Meron pang technical team na tumitingin. Na regularly nandito po. Kaya ano. Tapos na yon. Ba. Okay, next. Saan po? Meron din part ng ibang gatas na, pero maraming dumidede na at kumakain na eh. Apo. Apo, ano na, na-win na, apo. Kaya po may winling. Pag ano yun? Pagtanggal ng pagpa-breastfeed ba? Kaya may winling period sila yung 3 months. Pagka nursing pa yung mommy nila, saan nandun pa sila? Parang ito po, kung if you notice po, mayroon pa ditong baka dito sa taas, yung bagong panganak po, apo, bago yan ihalo doon. Titignan nila kung ano na siya. Kaya niya nang sumabay, kasi kung mahina pa siya, tututukan pa siya. Tapos ito rin po yung hospital nila, itong area to. Pagka may kailangan i-isolate, may iti-treat. Wala pa? Konti? Apo, hindi. Dito ko po nakitang sa pagbabaka, ano talaga, dapat obigayni ka at nanay ka talaga. Kasi sobra yung care na kailangan. Ang pre at postnatal care OA. Tapos konting kibot, mataas ang mortality. Meron kami dyang libingan, ang tawag namin CVM Memorial Park. Kasi binabaw namin yan, naka-bulldozer. Opo, na payloader pala. Payloader ba yung pangsandok? Kasi po pagka naturukan siya, yung pagka ano, within 72 hours na matay, hindi na, di ba hindi siya food grade na. Mula nung nagbaka, kung di na ako bumibili sa palengke ng baka. Hindi na mo. Kasi nga ano, nagiging cancerous po pala yung pagka nakain. E sa palengke, baka maraming itatawin. Alam mo yung pag sinabi mo may mortality, ako lalo, 78,000, 90,000, 140,000 na naman. Kaya po ano, ako yata number one sukay ni PCIC. Nagpipresenta pa ako, insure nyo lahat yan. Kasi kahit pa paano, 50,000 lang naman nakukuha sa insurance, pero at least meron. Kasi sobrang bilis talaga nila. May ganyan, minsan po ano lang eh, nasakyan ng bull pag traditional na conception. Nasakyan ng bull, malikot or dalaga pa yung heifer. Ano minsan, okay, unlucky ng bull, maliit yung itong cow. Cow na pagka nanay na eh. Pagka po malikot at nabisaklat, nadulas, naumpong na napaluhod, nasisira na yung tuhod, unti-unting mamamatay. Humihina or mamatay. Opo. Kaya ano, nag-lean kami sa AI, kaso 30% lang accuracy. 30% lang. Hindi talaga totoo yung kiniklaim ng mga supplier, kahit elite ang breed. Tapos nandun sila sa 2%. Ang nakakatawa, kahit itong galing sa government, ano, 2% daw yung ano nila, o 20, nung una 2%, sabi namin walang 2% sa science na ganyan lang yung parang, ano niya, room for mistake, parang variances. So sabi, sige, hanggang 28. Tingnan natin kung yung 72% sex semen ito, ha. Ang daming una naming 50, parang 14 agad, puro lalaki yung lumalabas, eh. Tapos sabi lang sa amin, nagreklamo ko, ba't puro ganito to? Ano masagot? Kasi pagka boys, not counted eh. Dapat female ang ano niya, ang calf. Sabi lang, eh paano po kung napunta kayo doon sa 28%, eh milyon-milyon yung semen. Di wala na nga, wala ka nang kawala. Kaya nga sila daw may 28% na disclaimer, kahit pa 2% yan, kung billions ang nag-produce nila. Yun lang yung downside. Hindi po siya pang ano sir, hindi siya pang nakakaawa ang farmer pagka siya lang yung tinatawid niya. Ano talaga siya? Ako personally, ilang taon pa lang? Mga 4-5 years. Kasama fattening, pagbalagay ng 8. 2016 kami nag-start ng ano eh, fattening. Ito 2019. Masasabi kong pang mayaman siyang bisyo. Ito? Passion project ang cattle farming. Hindi siya ano. Hindi siya talaga ano. Ang totoong cash cow is not a cow. Ano? Sheep. Ikutan mo ng sheep. Yan yung una naming feasibility, tingnan mo pag ganito. Ilang buwan yan,
Ito, magkano ko sa produce a liter? Ganun ko nang ano. So, pag talagang gusto mo siyang karirin, dapat ang lupa mo, sobrang dami ng pang-grace mo, pang ano mo. Tapos yung maintenance ba din? Kasi nga costly siya. Tapos, ano to? Yung konting kibot lang. Sabi ko nga sa inyo, nakakain ng alambre. Di, nung mabili mo, di mo naman alam na may kinaing alambre yan. Unti-unti na lang pumapayat. Kasi ang baka po lahat kinakain. Wala siyang, hindi siya marunong mamili. Plastic, alambre, pako. Tapos nabubutas na lang yung rumen nila. Kakainin niya. Opo. Opo. Kaya mas gusto naming baby sila. Para mga bata ngayon, nabawal sa labas dirty. Lalo sa bukid noon, di ba sir? Si puro pineapple lang binibigay. Kung may pineapple lang dito, kami ang the best namin, tubo na eh. Yung dyan oh, molasses yan, yung tangkay na yan eh. Ganyan, yan ang pinaka-best na pwede nating maibigay sa kanilang sugar. Pero dun sa bukid noon na may ano ni Del Monte, ang saya-saya, kasi inaantok sila, mga nakaganon lang to, tapos ang gatas nila, ang tataba nila. Sa atin may pa-shower pa sila, may pa-brush. Pag gusto nilang maligo, i-on lang yung shower. Kumusta? Mas maganda yung dairy kasi sa fattening? Yes, sir. Definitely. Kasi sa fattening, maganda lang sa fattening, 4 na buwan lang. Minsan nga 100 days lang eh. Maipoprocess mo lang. Pag consistent ka sa pagkain at na-reach mo yung pag simbra malaki, hanggang 1.2 kilos kaya niya eh, PDG. Average daily gain niya. Pero napansin ko, hindi nagdi-disclaim ako sa ibang magbabaka ha. pagka na-stress kasi, halimbawa, nagtimbang ka ngayon, kaya hindi kami monthly nagtitimbang eh, para makuha, mga 45 days man lang. Kasi pag pinadaan mo sila dito, magtitimbang sila, na-stress sila, magpa-fluctuate ulit. So parang, ba't nung binili ko ganito to? Ba't ngayon ganito? Nung nagtimbang, ba't bumaba pa yata? Apo, eh minsan pagdating sa kainan, may mga bully din. Ano siya, hindi rin mo. Apo, tinutulak niya. Apo. So, ano po siya, parang may instance na, ba't para ito matagal na, dapat pag 100 days, ma-dispose mo talaga siya. Kasi computed mo siya based on sa markup mo on those days na yung feed cost, labor cost mo, overhead, hanggang dito lang. So, dapat mag-gain siya. Kung nag-stop siya ng gain, dahil somehow, ang dali nga nila ma-stress eh. Maano talaga, madami pang pwedeng mangyari ba? Wala pa nga doon yung ano, nadulas, naumpog, nag-bloat, no, ganun. Or, ito naman po, ang mortality niya, minsan, nanganak, ano, nag-prolapse yung, ano yun, nauna yung inunan, nahuli, no, ganun. Baliktad, inverted yung placenta. Apo, pero maano, nandun kasi yung joy nung pag nakaka-harvest ka ng milk eh. At yung nakita mo from birth, tapos naman na kayo. Anong gagawin yun sa mga calf, mga anak? Ganito din po, nagiging breeder. Ang magiging ano rin. Apo. Kasi herd build up kami. Nag-start nga to ano, yung ang imported nito 50, 16 agad ang namatay. Dahil sa, kasi nagtataal at the time. Yung nag-iirap yung taal, tapos nag-ECQ. Tapos, galing sila sa Victoria, sa Australia. So, sanay sa malamig. Pagdating dito, pa-summer, mainit. Tapos, galing sila sa forest fire, napunta sa Taal, na-ECQ pa. Tapos, tagtag-ulan, mabagat. Prone sa flu at pneumonia. Number one na sakit ng ano namin at that time, di makapag-adjust pneumonia. May support ng LGU sa inyo? Supported naman talaga kami in the form ng promotion ng sa ano din ang bilis nila pagka sa tawag dito yung sa registration kasi COLC sa LGU po siya kinukuha. So saka before po meron kaming project na trinay i-launch although under fattening ito even of those picture sa amin ang payat ko pa. Ano siya yung corn plantation yung mga farmers we have I think 19 association ng farmers dito, corn planters, na matatap mo kasi siya for corn plantation na magiging feeds nito. So may regular buyers sila, blanket PO kami. So maano siya, yun dun yung participation ng MAU ba yun, Municipal Agriculture Office, yun po. Pero sa ano po, lalo sa, feel na feel naman namin yung support ng LGU.
Mm-mm. Tingnan mo nga ngayon, dito kay Dinla. Saka yun, may ano nga sila sa, Baras is the first organic farm. Mm-mm. Farming town niya. Tapos sa Pilipinas Purvis, sabi niya. So, we are glad kasi ang talaga kami organic din yung, as much as possible organic yung farming namin. Apo yung practice. Corn lang talaga sila. Ang pinaka dagdag na sa kanila yung ano eh, pagka vitamins and minerals. Pero di rin masyado, hindi ko lang ma-pronounce mga pangalan eh. Mga mono, ano ba yung? MDCP? Basta. Mga sulfite. Ang CCO naman nila, protein namin, ano lang eh, okara, soya pulp. So, ano po talaga? Ganyan lang. Yung natikman yung gatas, produkto ng corn. Kaya sweet corn din. Kumikita? Siya mismo, may time na yes, may time na hindi. Di ba? I am so open and honest. Bakit minsan kumikita, minsan hindi? Ano yung... Marami po kasing factor. Mm. Sabi ko, minsan gaya yan, pagka may infection, hindi mo naman sinasadya pagka... O kaya, halimbawa, sa total population mo, ito, 78. Tapos kung ang nasa milk line, ngayon, 13 lang. Mm. So, dapat kasi naka-apportion sana siya, na naka-plan na sana kaming, ito, dapat ito na yung naggagatas at this time. Mm. Ito na yung buntis, ito yung pa-breed. Di ba naka-section? Mm. Dapat po, kung ideal situation, kung nasusunod siya, mapoprogram mo, kahit papano predictable. Pero sa ano, sa practice at sa panahon, di mo masabi kasi ni-expect mo mga nganak na. Paano kung nagka-pneumonia, endosinipon? Okay. Hala, recorded pa rin yun? Hala, ano ba yan? Dal-dal, ma'am. Erase. Akala ko nagkikantuhan lang kami ni sir. Oo. Saan yung dinadala yung mga milk? Ngayon po, may partnership kami with DEP. Ayun, maganda. Very lucrative siya if you get to have a partnership. Let's say, ngayon with CSWD, we are working with LGU for feeding. Mm-hmm. So, pag may mga feeding programs kasi, bulto. Oo, sila na. So, ano mo agad, magka-quantify mo agad. Mas, yun talaga, yun yung mga heydays ng dairy. Mm-hmm. Kaya pwede siyang maging, may niche market kasi. Mm-hmm. Dito kasi sa campsite, kita nyo naman, tuwan-tuwa sila. Oo. Kaya hindi kami ngayon makapag, because of that demand sa campsite, hindi kami makapag-serve sa DepEd ng feeding at sa ibang institution. So at least yung may potential. Consumption nyo napupunta rin doon sa campsite. Yes, saka nakakatulong sa maliliit na farmer. Kami mismo yung bumibili. Oo. Ng gatas. Ah, pati gatas ng mga small farmers. Yes, sir. Kasi kulang yung gatas nyo. Apo. Yun yung ano. Yun yung maganda. Pero ano siya, sa akin kasi pag pareha siya may potential, fattening or dairy. Mm. Pag nakuha mo yung management technique, nakuha mo yung yung nutrition, carry siya, saka yung breeding requirement niya. Mm. Hindi siya madali, yes, pero hindi naman siya imposible. By grace ni Lord. Kasi marami talaga kasing beyond your control naman na, let's say, gaya nga yan, bumabagyo, nadulas, naumpog, mga ganon. Hindi, yun talaga madalas eh, talong, di ba commercial yun ng Mighty Band? Mighty Band mo na lang. O sabi ko dati, Mighty Band kaya natin sila. Eh kasi nakakaawa. Pag in pain, nakakaawa naman. So, yun. Pero bongga. Tsaka ang isa kasing, siguro sa akin, hindi ko alam sa ibang farm. Pero ito kasi dahil global standard, pwede kami, accredited kami ng bias sa stockyard. So pwede kaming maging quarantine facility. Pwede kaming yung mga gustong mag-rent. Alam mo yun, pag nag-import ka ng baka, may isang buwan kang holding period para i-quarantine sila. Pasado to sa Australian government na auditors. Okay. At sabi nila, 5,000 head anytime, kayang-kaya doon itong masustain or 5 to 6,000 heads. So yun, mas nagtitiwala ako sa kanila kasi sila yung expert. Ako, etchasera lang. Okay, ma. Last word sa ating mga audience. Ano ang pwede niyong i-mensahe sa kanila about your experience dito sa dairy farm and at the same time doon sa campsite? Okay. Sa cattle farm po, specifically sa dairy farm, sa dairy, daily talaga ang income. May potential ka dyan. Lalo pag magaling ka mag-process,
at mabibenta mo sa campsite. Mm. Yan lang yun. Kasi sa campsite needs pa lang nasusustain yan na. Yun po. At sa campsite na business naman? Ah, ganun din. Ano to? Paano yung nagagawa? Stewardship na... kasi of creation yung aming primeval na factor doon sa campsite. Pero, kung magiging premier kang agroecotourism, yung naging ano naman noon, inspiration namin is we wanted to preserve the landscape of this land, of this property. Mm. Nasayang kung magiging commercial lang agad na ano. So we were thinking, ano ba yung pwedeng gawin na ganito pa rin siya, maganda pa rin siya. And we have come up with a vision na maging ano, maging premier man lang kaming agro-ecotourism site. So, agro ka, eco ka pa, ecotourism site ka pa. Kaya kami nagtatanim ng puno. Yan lang po siya. Ayan. Hindi mo ako makita yung special. Parang wala lang. So, kaya natin nakilala ang CBM kasi dinala tayo dito ng LGU ng Baras. Yes. Very supportive. Salamat po sa LGU ng Baras. Salamat kayo. Ma'am Sue, thank you so much. And Mayor Willie, Mayor VM. Willie, at saka si Vice Mayor Casey. Mayor Casey. Yeah, Vice Casey. Robles. Ayan. Thank you po. Ma'am, saan kayo, kung may mga interesado, bumisita sa campsite or gusto mag-transact sa inyong dairy, saan kayo makakontakt? Sa ano po, like us on Facebook. May YouTube din kami. Aha. Like and subscribe. Ano pa ba? anong pangalan ng YouTube mo? The Playground PH, yung brand namin. But we are CVM Orchard and Eco Park. Okay. Yeah, but I think mas nakikita pa rin siya, pero we're pushing with the Playground para ano. Okay. Yun lang yun po. Yun ang anyong YouTube and Facebook. Yes, sir. Alright. CVM Orchard Eco Park Inc. yata, pati IG. Bakit may yata ako? Nakakahiya ako. Peace. Peace. Okay, ay, sana hindi manood yung mga boss ko. Kasi, it was supposed to be CVM Orchard and Eco Park. Uh-huh. And now we have brand. We have a brand. It's The Playground at CVM. I see. The Playground is sa campsite. Apo, yung sa campsite. Kasi parang maging ano, we want you to play here. Enjoy the great outdoors at CVM, at The Playground. Yeah. Sobrang gandang idea. Mm-mm. Cattle ranch na may campsite. Yes. Diba? Galing. Thank you. Sige po. Thank you. Thank you. Thank you po. Dito si Mayor. Kumusta na, my friend? Kumusta pa? Ayos ba? Ayos ka na? Yes, sir. Apo, okay. Apo. Good. Sino kasama mo? Si Kati po, yung wife ko, tsaka si Sofia. Pakisalubong mo. Hello, Ma'am Imelda. Hello po. Okay po kayo ngayon sa inyo? Apo. Sofia. Buti na. Okay, si Mayor. Hello, Sir. Apo, sir. Nakita rin namin yung ina. Kaya pala ayaw pumayag na ang tatay ang kamukha eh. Kita na ang pinagbiyak. Hello, sir. Ayun daw kamukha pala. Ay, yung maganda. Para magkapatid lang. Mga counselors. Ma'am, welcome po. Sino mo po yung kasama mo nung may klipo? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.